Ingat po tayo, no? Kaya nga po nag-adjust na ating DepEd, no? Sa pag-aaral, meron silang konting ginagawang changes, so adjustment sa pag-aaral ng mga bata. Unahin natin parati pagkalusugan ng mga kabataan. Importante sa akin, health. Health is wealth, no? Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito, kaya pakalagaan po natin ang kalusugan. Ibalansi po natin parati. Ngunit importante naman po ang pag-aaral ng mga estudyante, pero unahin pa natin natin. Unahin natin ang kalusugan ng ating mga kabataan. Yan po ang kinabukasan ng ating bayan. Last question, Senator, gano'n na po karami yung nakabenepisyo po sa manasakit center po natin? Sa ngayon po, more or less, according to the Department of Health, more or less 10 million Pilipinas na po ang nakinabang dito sa manasakit center. At patuloy po tumutulong ito. It's a one-stop shop. Gaya na sinabi ko kanina, basta Filipino ka, qualified ka sa manasakit center, karapatan niyo po yan. Lumapit ka lang po sa mga malasakit center sa buong Pilipinas. Apat po rito sa probinsya ng Iloilo ang malasakit center. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Okay, thank you. Thank you, Senator.